hindi nakaligtas ang mga magsasaka sa Concepcion Tarlac sa hagupit ng bagyong Karding nang tumama ito sa Luzon noong Linggo ng gabi. Isa na rito si Rosario Barrera, anak ng isang agrarian reform beneficiary ng 200 hektaryang lupa sa Hacienda Tinang na hanggang ngayon ay hindi pa rin na ipapamahagi. Dahil hindi patuluyang nababawi ang kanilang sariling lupang sakahan, umarkila si Rosario ng lupa para magtanim ng palay. Inutang lang din niya ang puhunan na aabot sa 100,000 piso kasama ang tubo. Nakatakda na sana itong anihin noong Lunes. Eh hanggang dumating yung bagyo, yun nga po, bukod sa talagang dumapa na, siyempre yung hangin malakas, pumaspas po yung napapaspas po, na ano po siya talagang natanggal po yung mga, no, yung mga bunga. Mayroon din silang tanim na palay sa mahigit 8,000 square meters na lupa nilang magkakapatid. Pero kakarampot lang din ang kinikita nito at pinaghahatian pa nila ng 10 kapatid. Malaking bahagi rin ito ang hindi na mapapakinabangan dahil sa bagyo. Dahil napaspas po siya, pag inani ko po siya, parang ipa na lang siya. Hindi siya po maglalaman. Kaya po gusto ko pong agaran na ma-install na kami kasi may sarili ka pong lupa, pero ba't kailangan mo pang mag-arkilak? Nasira rin ang kubol na itinayo ng mga agrarian reform beneficiary sa Tinang na pinagtulungan nilang itayo muli simula noong Martes. Ito ang nagsilbi nilang silungan habang nakikipaglaban para sa installation nila sa lupa. Noong September 14, naghain ang mga beneficiaryo sa Department of Agrarian Reform Region 3 ng motion para sa kanilang immediate installation. Inabisuhan sila na maghintay ng 1 hanggang 2 buwan para sa desisyon. Nagtanim ng palay ang mga agrarian reform beneficiaries sa maliit na bahagi ng 200 hektaryang lupa noong Hunyo. Wala pa rin kasiguraduhan kung mababawi nila ng buo ang puhunan. Pero ito ang tiyak para kay Elizabeth Felix, isa sa mga agrarian reform beneficiaries. Wala po kaming magagawa, pero hanggat maaari po, dito po kami tatayo at tatayo po kami dito para po antayin yung mapasa amin na po yung lupa, yung makuha namin yung karapatan namin sa lupa. Pero kahit masira pa po yung mga tanim namin, dito pa rin po kami. Sama-sama pa rin po kami dito. Bahagi si Elizabeth ng organisasyon na malayang kilusang samahan ng magsasaka ng Tinang. Para sa kanya, mahalaga na mayroong organisasyon na sama-sama silang kumikilos at nagtutulungan. Tulad sa mga pagkakataong may ganitong kalamidad na dumating. Kahit ma-install na po kami sa lupa, pinag-usapan po namin ng kaming magkakagrupo, nasama-samang bungkalan pa rin kasi po yung iba kahit may sarili ng lupa, wala pa rin pong financial na mapagkukuhanan. Kaya kung yung organisasyon po namin sama-sama pa rin, kung ano yung maitatanim ng isa, mabibigyan din po yung isa. Siguro po wala na pong bagyong makapagpapatumba sa amin. Sa Zaragoza, Nueva Ecija, pinatumba rin ng bagyong Karding ang tanim ng mga gulay ni Cherry Olivas na pangunahin nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Nasira po ng bagyo. Yung kubo namin, yung taniman namin, mahirap po. Kasi dyan na kami kumukuha ng pang-araw-araw namin, yung pangbaon ng estudyante, ganyan. Ganun, minsan dyan kami kumukuha ng pinagbibil namin ng bigas. Ayon sa NDRRMC, tinatayang aabot sa 3 billion pesos ang halaga ng pinsala na iniwan ng bagyong Karding sa agrikultura sa bansa. Pero sa kabila nito, wala pa ring tulong na ipinaabot para sa mga magsasaka na naapektuhan ng bagyo. Mahirap talaga sa magsasaka na bumawi pag nasira na yung pananim. Ano? Lalo pa nga, ang magsasaka ay wala naman talagang puhunan, nangungutang lang. Yung panawagan natin, yung production subsidy, at saka yung ayuda para dun sa mga magsasaka para ito ay makabangon at tuloy-tuloy na makapag, ano, particular sa DA, para ito ay makabangon, makaiwas dun sa malalaking tubo ng pautang na nagpapahirap lalo sa mga magsasaka. Ito si Jen Feliciano, nag-uulat para sa Alam.